Okay, good morning mga Karide Technology. Oh, so kasama ko ngayon yung aking pamangkin, Kaway Ka. Yeah, tuturuan ko po siya mag-compose. So ang topic po natin ngayon, dahil nahihirapan po yung iba sa paggawa ng organic fertilizer, turning our kitchen waste into organic fertilizer. So ano ba yung mga technology na, ginagawa? So karaniwan, yung nagko-compost po tayo, wala tayong space o namamahok yung ating kinokompost, or kung mag-permit naman tayo, kulang tayo sa mga materyales, wala tayong mas kubado. So ito yung pinaka-basic at pinaka-madaling gawin. So yeah, pakita natin yung ating mga materials. Ito po yung mga ordinary kitchen waste na makikita sa ating kusina, yung itlog na mataas sa calcium. Ito po yung lahat na mga balat, pinagbalatan, yan katulad nito, yan po ay isa-sundry nyo lang po. Yan, gugupit-gupitin po natin sa maliliit na bahagi, yan, maliliit, yan, hanggang sa po siya ay madry. So yan, so mga isang linggo na pagda-dry, so pwede na po natin magamit yan. So anong advantage nito? Bukod sa pwede po siyang air dry at napakadali, pagkatapos po siyang ma-dry, pwede na po siyang i-blender o sa itlog, pwede po yung almirisin. Yan, ito na po yung kanyang end product. So katulad ng banana peel, yan, napakataas po siya sa potassium. So yung atin naman pong balat ng itlog, yan, patas po siya sa calcium. So ang calcium po, nakakatulong po yan para mapalakas yung ibang bahagi ng ating bahagi ng katawan ng ating halaman, parang sa tao, para hindi siya attack ng mga peste. Pag walang sakit, hindi po siya kaagad i-attack ng mga insekto at titibay po yung ating halaman. Ito naman pong potassium, napakaganda po ito sa flowering at saka sa fruiting stage ng ating mga gulay. So ipapakita ko rin po, ito na po yung, kung nanonood po kayo na aking YouTube channel, ito po yung ating luyang dilaw. Hiniwa ko po sa maliliit na maninipis, maliliit na part, and then air dry po natin ito. Yan, painitan po natin sa araw, and then pagka yan ay natuyo na ng mga isang linggo, i-blender na po natin yan para mapino at magkaroon na tayo ng luyang dilaw powder. So idadry lang po natin, gupit-gupitin ng maninipis, maliliit, and then pagka dry na, pwede na po natin siyang i-blender o gamitin, ihalo sa lupa. So napakadali po, lahat na ating waste material sa ating kusina ay magagamit natin at may proseso natin na fertilizer. Pwede nyo rin pong ilagay sa tubig, ihalo sa tubig at ipangdiling. Kuhanin ang kanyang katas. So, air dry, sun dry, pwede po natin gawin. Basta may area tayong paglalagyan. So, maraming salamat. Sana marami kayong natutunan. Ito pa rin po ang inyong Sir Tolix na nagpapaalalang sa Tamang Teknolohiya, Pilipinas, aasenso ka. Bye-bye, bye-bye tayo, bebe. Bye-bye. Bye-bye.